Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico na isang babaylan mula sa Zamboanga. Muli ko lang pong hihilingin sa inyo ha, ang pag-like sa videong ito at pag-comment na rin ng kahit salamat Rico. Para naman mas lalo pa siyang sipagin sa pagsusulat ng kanyang mga karanasan na ipinapadala sa atin. Aasahan ko po na lahat ng makakapakinig nito ay makapag-like at mag-comment. Maraming salamat po. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ilang saglit pa mula noong makaalis kami sa teritoryo noong Tikbalang ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya napatakbo na kami hanggang sa may maaninag kaming kubo sa unahan. Kaya lumiko kami sa daan at doon muna nagpasilong. Napansin kong may usok pa mula sa iniwang pinaglutuan. Kaya ibig sabihin may tao na galing din doon. Ang kubong iyon ay napapaligiran ng samot-saring tanim. Gaya ng mais, kamoting kahoy at mga gulay. Nagtao po kami pero walang sumasagot. Kaya tumuloy na lang kami sa loob dahil malakas talaga ang ulan. Napasabi naman si Diana, "Hala, hindi tayo makakatawid nito sa ilog. Dahil sa lakas ng ulan na ito, ay siguradong lumalim na iyon. Mahirap nang tawirin at delikado din." Sumagot naman si ate, "E di dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Pagod na rin ako at nagugutom. Gusto ko na rin maligo at makapagpahinga ng matagal." Habang umuulan ay patuloy din ang pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya malamig talaga sa pakiramdam. Idagdag pa, nabasa nga kami ng ulan. Mabuti na lang at kumpleto kami sa baon. May dala rin kaming kape. Kaya naghanap ako ng mapagpapainitan ng tubig. Nakakita naman ako ng isang kawali. Iyon ang ginamit ko sa pagpapakulo ng tubig na magagamit namin sa pagtitimpla ng kape. Nasa alas 5 na iyon ang hapon. Sinabi ng dalawang babae na gusto raw nilang maligo bago magbihis ng damit. Mabuti naman at may sandayong malapit sa bahay na iyon. Ang sandayong po ay iyong kawayan na binutasan upang magsilbing tubo, saka itinutusok sa bukal at doon dadaloy ang tubig papunta sa may malapit na bahay. Siya nga pala, gusto ko lang din banggitin na ang lugar na iyon ay doon naganap ang kwento ni lolo ko dati. Doon sila nakatira noong nilusob sila ng mga Hapon. Iyon ang unang pagkakataon na makarating ako sa lugar na iyon. Pero marami na akong alam tungkol sa lugar dahil sa mga kwento ni Lolo. Habang naliligo ang dalawa ay kinausap ko si Mian. Sabi niya sa akin, "Pantas, ang babaylan sa mamamayang ito ay magsasagawa ng pag-aalay ng dugo ng mga inosenteng bata sa makalawa. Siya ang pinuno ng kulto ng mga langkan sa bundok na ito. Kaya dapat maghanda ka." Matapos niyang magsalita, ay umamo ang mukha nito na parabang pusa. Kapag ganun kasi siya, ay ibig sabihin naglalambing ito. Gaya nga ng nasabi ko na dati, si Mian ay asawa ko rin. Kaya may mga pagkakataon na ganun siya at naglalambing. Tapos bigla siyang nawala. Paparating na pala ang dalawang babae galing sa kanilang paliligo. Ilang saglit pa ay dumilim na ang buong paligid. May baon pa rin naman kami na para sa hapunan. Dahil sa nagbibihis pa ang mga kasama ko, kaya naroon lang ako sa may bintana nakatanaw sa labas habang naiisip kung paano ko maibababa ng bundok sa mabilis na paraan ang tiyahin namin. Baka kasi mas lalo pa kaming matagalan dahil kasama pa namin si Diana.
Noong naroon na si Diana ay sinabi kong, Diana, di ba sabi mo, delikado ang lugar na pupuntahan namin? Eh bakit ka pa sumama? Sumagot naman ito. Unang-una, hindi naman kasi ako natatakot kasi kasama naman kita. Nakita ko na kung paano mo kami ipagtanggol ni ate mo. Kaya alam kong safe ako kapag kasama kita. Kahit pa nga siguro nagpaiwan si ate mo sa bahay ni lola ko, ay sasama pa rin ako sa iyo. Gusto ko rin kasing dumalaw ulit sa lugar na iyon. Doon naman kasi ako ipinanganak. Doon rin nagkakilala ang mga magulang ko. Kaya lang naman ako bumaba para mag-aral at may makasama na rin si lola. Napatango naman ako at napasabing, Ah, kaya pala kabisado mo rin ang daan papunta doon. Noong tapos na rin si ate ko na magbihis, ay nagsimula na kaming kumain habang ipinapares sa kape. Ang kubo na aming kinaroroonan ay hindi talaga ganap na bahay. Parang ginawa lang iyon bilang pahingahan ng kung sino mang may-ari ng taniman na nakapaligid roon. Matapos makakain ay pinag-isipan ko kung paano ang pwesto namin sa pagtulog. Napapagod na rin kasi ako at gusto ko na rin mailapat sa higaan ang napapagod kong likod. Nagsalita naman si Diana. Eh saan tayo hihiga? Si ate ko naman ang sumagot. Tumabi ka na lang kaya kay bunso. O di kaya, tabi-tabi tayo, sa gitna ako. Ala nga naman kasi sa labas pa tayo pumwesto. E mukhang pandalawahan lang ang higaan na ito. Sabi ko naman, Te, alanganin pa rin kung magkakatabi tayong tatlo. Masyadong masikip. Kayo na lang ang magtabi, tapos ako sa paanan. Basta huwag kayong masyadong malikot ha. Sumang-ayon naman ang dalawa. Kaya agad na rin kaming nagsihiga upang makatulog. Pare-pareho din talaga kaming pagod dahil sa maghapong paglalakad. Ilang minuto lang ang nakalipas magmula noong magsihiga kami, ay mukhang tulog na agad silang dalawa dahil hindi na nagkikwentuhan. Maging ako man ay antok na rin. Kaso pinipigilan ko munang makatulog dahil may nararamdaman akong presensya sa labas ng kubo. Para iyong isang kalabaw, dahil maliban sa kaluskos, ay naririnig ko rin ang buga ng hangin at meron ding umaangil ng mahina na parang aso. Kaya dahan-dahan akong bumangon upang isipin kung anong nilalang ang umaaligid sa labas. Pagkasilip ko lang sa bintana ay nakita ko ang isang nilalang na kasing laki ng tao. Kulay pula ang mga mata. Medyo pakuba ang galaw noon. Mahaba din ang mga braso. Noong umangil iyon ay nakita ko ang matutulis na ngipin at mahabang dila na inilalabas pa sa bibig. Kahit nakita ko na iyon ay wala akong ginawa. Mabilis rin kasing naagaw ang atensyon ko noong marinig ko si Diana na umuungol. Kaya ako napalingon sa kanya. Nakita kong tila ba nahihirapan siyang huminga. Sa tingin ko ay binabangungot iyon. Kaya mabilis akong lumapit at mahinang tinapik-tapik ang mukha. Pawis na rin ito. Kahit pamalamig naman ang panahon. Noong magising siya ay agad na paupo. Sinabi ko sa kanya na huwag maingay dahil merong tiktik sa labas. Tapos inalog-alog ko naman si ate upang magising. Tapos sinenyasan ko na huwag maingay. Bigla din siyang natulala noong marinig ang angil ng nilalang doon sa labas. Mukhang nakuha niya rin ang ibig kong sabihin na huwag maingay. Binilinan ko sila na huwag talagang gagawa ng ingay sa loob at huwag ring lalabas. Kung ayaw nilang malapa ng tiktik, napatuloy pa rin na humihingal. Dahan-dahan akong lumapit sa may pintuan habang pinapakiramdaman ang nilalang na nasa labas.
Noong matiyak kong naroon iyon sa may likuran ng pintuan, ay agad kong binalya papalabas. Eh dahil sa gawa lang naman iyon sa kawayan, kaya madali lang iyon na nabaklas. Ramdam kong may tinamaan ang pinto noong pagkabalya ko. Pero noong naroon ako sa labas, ay hindi ko naman makita ang nilalang. Naisip ko naman na napakabilis naman yatang mawala. Hindi rin ako pwedeng lumayo sa kubo dahil baka sila ate ko naman ang atakihin. Kaya ang plano ko ay hinintay ko na lang na muling bumalik ang nilalang na aking nakita sa labas. Nang biglang may bumalya sa akin na ikinatalsik ko naman sa malayo. At hindi lang iyon basta balya, nagpaiwan pa iyon ng kalmot. Noong makarecover na nga ako ay nakita ko na ang nilalang na may gawa noon sa akin. Saglit kaming nagkatitigan bago umatake sa akin. Mabilis siyang kumilos. Pero dahil na rin sa may kakayahan akong taglay, kaya nasasabayan ko siya. Nagagawa ko ring mabigyan ng mga solidong suntok at tadyak. Nagagawa ko ring masalag ang mga kalmot niya. Hanggang sa matadyakan ko iyon ng malakas at tumalsi. Mabilis iyong gumulong at nakapormang pagapang at nakatitig pa rin sa akin. Halata sa kanyang mukha ang pagtataka kung papaano ko siya nalalabanan ng patas. Mabilis iyong kumilos pero imbis na umatake sa akin ay pagilid ang naging paggalaw tapos biglang nawala. Nagulat naman ako kung papaano siyang nawala. Kahit pasabihing mabilis siyang kumilos, ay imposible pa rin makawala sa paningin ko. Naisip kong mukhang may alam din iyon sa mga orasyon at gumagamit ng tagabulag. Kaya agad na rin akong bumitaw ng orasyon pang kontra sa tagabulag at naramdaman ko na rin nga ang pagkilos niya mula sa aking likuran. Noong makalas ko na ang kanyang tagabulag, ay nakita kong napapasugod na siya ng pagtusok ng pinatulis na kamay sa aking tagiliran. Kaya mabilis akong humakbang pagilid para mailihis ang aking katawan. Pagkalampas noon, ay sinabayan ko pa ng pagtulak para lalong mapasubsob. Pagkatapos ko lang iyong maitulak, ay bigla namang may pumulupot na mahaba at basang dila sa liig ko. Mabilis din akong ibinalibag sa lupa noon. Laking gulat ko dahil hindi ko inakalang may kasama pa pala ang aswang na iyon. Pagkatapos kong gumulong ay mabilis akong lumapit sa kubo at inusalan iyon ng bakod at proteksyon. Hindi kasi ako makalaban ng maayos dahil panay ang lingon ko sa bukana ng pintuan. Baka kasi sila ate ko naman ang pasukin doon. Lalo at hindi pala nag-iisa ang aswang na iyon. Naramdaman kong meron pang tumatakbo sa talahiban. Naisip kong mukhang may alaga silang sigbin. Kaya hindi na ako nagulat noong may malakas na bumangga sa kabilang bahagi ng kubo. Pero hindi iyon nakapasok. Dahil sa matibay na bakod espiritual na inilagay ko sa kubong iyon. Dahan-dahan na akong naglakad papalapit sa dalawang aswang upang sila na talaga ang kaharapin ko. Nang bigla naman akong binangga ng sigbin mula sa likuran ng binti, kaya nabuwal ako at natumba sa lupa. Mabilis akong tumayo sabay usal ng orasyon at kumpas doon sa sigbin. Papalapit na sana iyong muli pero hindi natuloy dahil biglang nagliyab at nangisay hanggang sa binawian naman ng buhay. Narinig ko namang humiyaw ng malakas ang dalawang tiktik na animoy kasama silang nasaktan sa pagkasunog noong sigbin. Muli silang umangil na halatang galit na galit sa ginawa ko sa alaga nilang sigbin. Inabangan ko lang ang pag-atake nila habang iniinda ko naman ang sugat ko sa likod.
Nakalmot pala ako ng malalim doon dahil hindi ko naman inakalang may kasama pala yung unang aswang na kinaharap ko. Naiinis na rin ako noon dahil gustong gusto ko na nga magpahinga at nang iistorbo pa ang mga iyon. Pinagpapawisan na rin ako kasabay ng aking pagkainis. Mabilis nagsikilos ang mga iyon at patalon-talon sa mga puno sa paligid ko. Tapos biglang lilitaw at bigla na namang mawawala. Umusal na ako ng orasyon na magdadagdag sa aking liksi. Noong mawala sila, ay pinatalas ko ang aking pakiramdam. Noong muli silang lumitaw ay nakita kong magkapanabaya na silang umatake sa akin. Sinalubong ko ng malakas na suntok sa panga iyong isa. Tapos ang isa naman ay sinalubong ko sa sikmura, sabay hawak sa braso at buhok. Tapos buong puwersa kong inihampa sa lupa. Galit na galit kasi ako. Dahil noong inihampas ako noon sa lupa, ay doon ako bumagsak sa tae ng kalabaw. Kaya nagmumura ako sa isip at napapasabing, "Lintik lang talaga ang walang ganti!" Paghampas ko noon sa lupa, ay agad kong pinasundan ng isang malakas na sipa. Kaya tumalsik naman iyon, pero nagawa pa rin bumangon. Nagpatalon-talon sila sa paligid ko na parang mga kangaru at nililito ako. Inusal ko na ang orasyon na magpapagana sa lahat ng aking kakayahan kahit hindi pa ako umusal ng orasyon ng paisa-isa. Lumabas na rin ang aura ko bilang isang babaylan at sigurado akong nararamdaman na nila iyon. Kahit halatang nag-aalangan ay muling umatake ang dalawa, pero sa pagkakataong iyon ay para na lang akong humaharap sa mga pagong. Ganun na kabagal sa paningin ko ang kanilang mga pagkilos. Muli kong hinawakan iyong isa at inulit pa ang paghampas sa lupa. Hindi kasi mawala ang hinanakit ko dahil sa dami ba naman ng pwede kong kabagsakan, bakit kailangan doon pa talaga sa maraming nakatumpok na tae ng kalabaw? Halatang nasasaktan na ng todo ang aswang na kinakalaban ko. Nakita kong hindi na ako ang inaatake noong isa, kundi ang kubo na. Naisip niya siguro na kung hindi niya ako magawang masaktan, iyong mga kasamang babae ko na lang. Unang atake niya sa kubo ay hindi siya nakapasok. Noong umatras ay muli nang bumuelo upang bumangga at hindi na rin naman siya natuloy sa kanyang paghakbang dahil meron ng lumatay na isang latigo sa kanyang likod na nag-aapoy. Diretsong napadapa iyon na tila ba isang bulati na pinutol sa lupa dahil umiikis-ikis ang katawan. Dumating na pala si Mian na galing na nag-ikot sa kagubatang iyon. Nakatukod ang tuhod at braso ng aswang na iyon habang sinusubukang tumayo. Muli nang bumuelo si Mian upang muling hatawi ng latigo ang aswang sa likuran. Pero pinigilan ko na ito at sinabing wag na. Inusalan ko na lang iyon ng pamako para hindi na makaalis sa kinakapwestuhan. Iniwan ko na rin muna ang aswang nakaharap ko dahil naroon pa naman iyon sa lupa at hirap nang makabangon. Saka ko pinuntahan ang mga kasama kong babae para alamin ang kalagayan nila. Siguradong takot na ang mga iyon. Pagkapasok ko sa loob ng kubo ay naabutan kong naroon nakasiksik ang dalawa sa may gilid, namumutla sa takot habang hawak-hawak naman ni ate ang isang lagaraw. Ang lagaraw po ay iyong itak na medyo nakapabaliko ang dulo at ginagamit iyon madalas sa pagtatabas ng mga damo at talahib. "Ate, okay ka lang?" Tanong ko pa sa ate ko kahit pa nakikita ko naman na namumutla siya at nanginginig. Sumagot naman iyon. "Oo, okay lang ako. Nasaan na ang mga aswang na yan? Umalis na ba? Mga duwag pala sila eh."
wika niya pa na akala mo na kung sinong matapang e nanginginig na nga. Sinabi ko na lang, huwag na kayong matakot, ayos na, inasikaso ko na ang mga tiktik sa labas. Ang malas naman natin, paano tayo matutulog ng matiwasay ngayon? E sira na ang pintuan ng kubo. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko, alas 11 pa lang. Sinabi ko kay ate na doon lang sila sa loob dahil babalik pa ako sa labas. Pagkabalik ko nga sa labas ay nagulat ako dahil hindi na mga aswang ang naroon. Nagpalit na sila ng anyo at bumalik na sa pagiging tao. Isang binatilyo at isang lolo. Napasabi na lang ako ng, sinasabi ko na nga ba? Mga pangkaraniwang aswang lang din talaga kayo. Pasalamat na lang kayo dahil hindi ko kayo tinapos. Ano ba kasing problema nyo? Bakit nyo kami inaatake? Sumagot naman ang lolo sa nanghihina nitong boses. Iho, kayo yata ang dapat naming tanungin yan. Sino kayo at bakit kayo narito sa aming kubo? Sa akin ang lupaing ito, pati na ang lahat ng pananim na nakapalibot dito. Akala namin isa kayo sa mga magnanakaw ng kalabaw at mga manok na nananalasa sa bundok na ito. Napakamot naman ako ng ulo dahil parang napakamali ng sitwasyon na iyon. Hindi lang kami nagkaintindihan. Sinabi ko naman sa matanda, papunta kami sa pamayanan sa tuktok ng bundok na ito at pinaglaruan kami ng tikbalang, kaya kami nagkaligaw-ligaw at inabot ng gabi. Itong kubo nyo ang nag-iisang kubo na pwede naming pagpalipasan ng gabi, kaya kami narito. Hindi naman sana naming intensyon na basta-basta nalang pumasok. Nagtao po din naman kami, pero walang tao. Sumabay pa ang malakas na pagbagsak ng ulan, kaya napilitan na kaming basta nalang pumasok. At aalis din naman kami agad kapag sumikat na ang bukang liwayway. Sinabi naman ng matanda, pasensya na kayo kung inatake namin kayo. Ang totoo niyan, hindi talaga kami nang bibiktima ng mga tao. Matagal na kaming namumuhay ng mapayapa, kaya wala kaming balak sirain iyon. Ginawa lang namin ang pag-atake ngayon upang protektahan ang aming tahanan at ari-arian. Sinagot ko naman siya. Opo, tama kayo. Naramdaman ko naman na hindi kayo aswang na mamamatay tao. Kaya nga ako nagtataka, bakit tila gigil na gigil kayo kanina na atakihin ako? Alam ko rin na aswang ang may-ari ng bahay na ito, pagkalapit ko pa lang. Pero wala akong pagpipilian, mga babae ang kasama ko. Hindi nila kakayanin ang magdamag na nakababad sa basa dahil sa ulan. Kaya humihingi ako ng dispensa sa nangyari. Bigla namang sumabat ang ate ko na naroon na pala sa may bukanan ng pintuan. Eh bakit hindi mo sinabing aswang pala ang may-ari ng kubong ito? Eh di sana umalis na lang tayo at nagpatuloy na lang sa paglalakad kahit madilim. Sinagot ko naman siya. Sige nga, ikaw mag-isip kung saan tayo sisilong sa ganitong sitwasyon na napakalakas pa ng ulan. Nagsalita naman ang matanda. Iho, baka pwedeng alisin mo na kami dito sa iyong pamako para makagalaw na kami. Lalo lang kaming manghihina. Sumagot naman ako. E paano ako makakasiguro na hindi nyo na kami aatakihin muli kapag inalis ko kayo dyan? Sumagot naman iyon. Iho naman, nakita mo naman na wala kaming kalaban-laban sa'yo kanina. E ano pang dahilan para muling sumubok? Lalo pa sa ganitong sitwasyon namin na sobrang bugbog na ang inabot. Tsaka, kung alam lang namin na isa kang babaylan, ay hindi na namin isusugal pa ang aming buhay. Huli na rin noong malaman namin. Dahil huli mo na rin naman inilabas ang totoong aura mo bilang babaylan. Sumagot naman akong muli. Sige, panghahawakan ko yung salita mo ha. Kakalasin ko na ang pamako. Umusal lang ako ng maiksing salita upang makalas iyon. At sinabi sa matanda,
Huwag kayong mag-alala. Pagkasapit lang ng umaga na kaya na naming makita ng malinaw ang daan, ay aalis na rin kami agad. Tumango naman ang matanda. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong ng mga kwento na handog sa atin ni Sir Rico, na isang dakilang babaylan ng Santa Clara, Zamboanga. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.